Mga Karos, good morning po. Good morning. Ayun, good morning din sa ating mga kambing. Dami oh. Uy, muntik na isa. Okay, good morning mga Karos. Welcome back po muli dito sa aming channel. April 10 ngayon, araw po ng tama ba? April 10 araw po ng Miyerkules. Ayan, papunta po muna tayo sa phase 4. Iuhuli po natin yung pagbibigay ng update dito sa phase 3 at saka dito sa phase 1. Ayan mga Karos, maraming salamat nga po pala sa tiwala ni ma'am dun sa turnover natin na house makeover ng 4 square meter. Ayan. Ayan, bali mga Karos, mapapansin nyo sa vlog natin na yon, hindi naging maganda yung kita ng contract natin doon. May mga pagkakataon talaga na ganun. Hindi naman po palagi ay panalo. Minsan sapat lang, minsan bawi lang, or minsan naman ay worse pa, ay abunado pa. Yan ang mundo ng pangongontrata. Hindi mo lahat yan makokontrol. Lalo na ngayon, marami kaming ginagawa. Syempre yung focus natin ay nakatutok sa iba. So marami rin po kasi kaming ginawa talaga doon na hindi na naging part ng kontrata. Yan, kaya kahit papano, masaya naman tayo kasi ang goal natin sa pangongontrata, matapos natin yung project, tapos ma-turn over natin na maayos at malinis. At syempre, dapat happy si client, di ba? Ayun, bali ito mga Karos, papunta tayo ng phase 6. After natin dito ay didiretso naman tayo ng Metroville. Kaya ito mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong umaga hanggang hapon sa mga magagawa po namin dito sa house improvement project namin sa Lumina. Let's go! Tara! Okay mga Karos, update tayo. Bali, kahapon hindi tayo nakapagbigay ng update sa lahat ng mga ginagawa natin dito sa Lumina Homes. Bali, tinutukan muna natin yung turnover natin dun sa phase 1. So, dito tayo sa phase 6. Attendance tayo, tsaka yung assignment natin. Okay, bali dito sa harapan ng bahay, ayan oh. Ang linis-linis na. Ayan. Nabitin tayo sa acrylic emulsion. Ito, wala pang emulsion to. Ayan, bibili tayo. Ayan o, napaka-solid na. Ayan na, sinis-linis. Linis, tapos ito yung polycarbonate installation. Ayan, buhay na yung cladding dito, yung poste, buhay na. Isisilicon ko na lang yung ating mga lampposts. Yung konting retouching na lang para sa mga sa gate. Yan, huli na yan. Tapos dito, yung downspout na lang, kakabit na lang po yan. Kasi yung downspout na yan, dito yung mapupunta. At tanggalin na lang din yung mga bakal, yung mga naka-austin bakal. And dito mapupunta yung downspout. Ayan yung ating strainer dito, or yung floor drainage. Yung floor drainage para dito sa garage, tsaka dito sa isang entrance. Yan, pinturado na rin. Yan. Okay na rin to. Yun o, pakalinis na. Magkakabit kayo sila ng mga ilaw pa ngayong araw na to. May mga ilaw pa dito si sir na mga pinadeliver niya rito sa atin. Yan, bati muna tayo. Hi, si Kuya Dindo. Hi, good morning. Good morning po. Good morning. Yan, medyo malinis na to, no kuya? Pakalinis na. Yan, kaya si kuya yung ating taga-finish kasi kasama na yun sa general cleaning. Ito, retouch na lang. Tapos yung sa mga hamba, sa mga pinto, lining na lang yan. Ito yung mga nakikita natin dito na lagpas. Yan, lining na lang. Yan, may pailaw dito, isa. Isa yan sa mga pinadeliver dito. Tapos yan, nagkulang tayo ng no more nail. Konti na lang yung sa wall floated panel, kakabit na lang yan. Tapos dito nga po pala, merong pina pupunta rito si sir para sukatan to, tsaka para makabitan ng window blinds. Tapos yung ibang mga ilaw na lang para sa mga ceiling, ito. Yan na lang po yung mga ikakabit dyan. Halos okay na. Tapos unti-unti na po tayo nagpakabit ng ating mga doorknob. Yung doorknob natin. Yung lever type. Kabit na. Ayan, tapos mga barrel bolt. Bali, taas baba yan. Tapos ano na lang, door stopper. Tapos bibili pa po tayo ng double lock para dun sa main door. Ayun yung gagawin ko yun dito, mag-umpisa na siya ng mag-tile grout sa taas. Mag-a-apply na siya. Tapos ito mga ilaw na to, yung unti-unti po yung ikakabit. Yan dyan po sa taas.
Nag-a-apply na siya ng tire grout. Dito naman tayo sa ating third project. Siyempre, dire-diretso lang po yung trabaho din dito. Bali, tiling. Si ano nga pala, si Marvin, pinalipat na natin doon sa phase 3. Makakasama siya ni Tamtam doon sa ating bagong project na ginagawa doon. Yan, bati tayo si Kuya Richard. Good morning po. Good morning. Yan, tsaka kasama ni Kuya Richard dito si Louie. Ah, si Louie. Ayun, good morning, Louie. Good morning. Good morning, good morning. Yan, ilang tiles na lang po ang ikakabit dito. Yan, konti na lang. Yan, halos nakatapos na. Yan, ilang piraso na lang po ito. Kung ano yung ginamit namin doon sa living area, yan din dito. Hindi yung ginamit natin. Yan, konti na lang. At may pagpapatuloy na natin yung kisame dito. Dito nga pala sa project namin na to, nauna po yung installation ng tiles. Isa dito sa kisame. Ayan, napaliwanag ko na yun noong nakaraan kung bakit inuna namin tong tiles kaysa dito. Pero dapat talaga mauuna yung kisame. Okay, pagpapatuloy lang po nila ito. Sa Metroville naman tayo. Tara! Okay, nandito naman tayo sa Metroville na. Ayan, nadagdagan yung bilang po ng manpower dito. Ayan, check natin yung attendance at saka yung assignment natin. Bali dito, yun na, pinalinis na nila ano, ni Master Jojo to. Bali dito, pinalinis na ni Master Jojo. Ito yung disa is na floor drain. No? Ayan, nandyan. Tapos dito, kailangan nakabaon po yung ating ano, yung ating poste nitong 2x3 na tubular. Pero matagal pa naman namin gagawin yung ano nito. Yung pinakabalangkas dito, kagaya rito, at saka yung sa pinakagate. Yan, dito maglalagay pa rin tayo ng faucet syempre para hindi nahihirapan si client owner kung gusto niya ng tubig dito sa harapan ng bahay. Yan, dito bahagi po namin yan ilalagay. Yan, dyan banda. Yan. Yan, bali, good morning nga pala kay Master Jojo. Mukhang di ko pa yata nababate. Good morning. Yan. Tsaka si Kuya Boy, good morning po. Morning, boss. Gee, good morning. Good morning, boss. Tsaka si Ricky. Good morning. Yan, bali, naglalagay po kami ng grasa doon sa mga chipping yan. Yan. Ito po pala yung gamit namin, yung ano, lithium. Yan. Yan, lithium grease or kaya marpak. Mas maganda rin yan yung marpak. Para nabaksakan to. May ano eh. Yan. May gatla. May gatla, ibinaksak. Si Adonis, nandito. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Tsaka si Bilog. Bilog, good morning, Log. Good morning. Yan. So, dito sila magta-trusses. Yan, magta-trusses po sila rito gamit yung 2x3. Tapos, paparating na rin po nga po pala yung mga yero, flashing at saka yung gutter na gagamitin dito. Yan, nasa biyahe na. Ayan, bumili tayo ng PPR pipe. Yan, isa lang muna. So, follow na lang yung iba kasi yung mga ginamit po rito sa loob ng ating unit is PPR. Ayan, PPR. Yan, mga abang. Tapos magpapa-deliver na rin po tayo ng mga metal paring. Tapos pa-deliver tayo ng ating pang-window grills, yung 3-port by 3-port na tubular. Ayan. Ito yung inaasikaso nila rito. Ayan, dito naman po si Kuya Boy nag-aasikaso dito. Bali yan, bumutas na po kami rito para maabot po ni Kuya Boy yung mga wiring. Dahil according po sa plano, madadagdagan po yung mga pailaw natin dito sa kisame. Ayan, ayan, naka-set na po yan lahat. Ipapaliwanag na lang natin kung para saan yung mga nakalawit na wire na yan. Kung ilang ilaw. Bali yung dito, mapupunta yung gutter natin. Ayun yung dalawang detres na elbow, kasi elbow namin yan, din gagamit din kami ng gutter strainer. Ayan. So dito kailangan yung setup ng ating bubong, maganda yung pagkakalatag para maiwasan natin yung tulo. Ayan. Ito tiyo. Yan ang mga ninja ng Lumina. Dumayo sa Metroville, mga ninja ng Lumina. Nasa Saudi. Dito sa Paris Street. Paris Street. Welcome to Paris. At syempre, dala rin natin yung
Dala din natin yung heater. Ito yung pump fusion natin ng para sa PPR. Paris na, no? Paris Street. Oy, may ayuda. Meralco, magkano kaya? 5 pesos kaya yan. 5 pesos. Wala namang ginagamit pa rito ang mga ano, mga mabibigat na power tools. Mura lang siguro yung bill nito. So ito muna yung assignment natin. Bali, itutuloy yung dito sa harapan. Yan ang nag-excavation sila dyan kasi mag-aasinta tayo ng hollow blocks. Sige, sa'yo na muna, kuya. Yan na. Yan, papatabi muna natin kay kuya, bro. Saka ayun, yung trusses doon sa likod para magkaroon na ng bubong. Yan, pag nagkabubong na yan, pwede na i-demolish yung iba doon sa likod para lumuwag-luwag. Basahan tayo na para hindi na makabalik yung bumi. Yan na yung delivery natin, Iyero. Sa buhangin na lang, ma'am. Apo, sa buhangin po. Okay, dito naman tayo sa ano, yung pagtitibag po nito yung sa para sa aircon. Bali, yung aircon niya 64 yung length. Yan, tapos sa yung height 35. Yan, maglalagay tayo ng allowance. Tapos yung ano niyan, yung aircon outlet niya na nandoon sa breaker, ililipat po malapit dito para dun sa saksakan. Yan, okay na po yung nag-deliver dito. Eh, share namin sa inyo kung magkano yung materials para sa flashing dito sa back extension ng Metroville project. Ayan, puro 0.5. Tapos gumamit kami ng 0.5 din na gutter. Ayan yung gutter natin, no? Malaki yung daanan ng tubig niya. Ayan, malaki po, maluwag. Para sigurado. Flashing, 0.5. Ayan, 0.5 po to, matigas. Saka itong yero, 0.5 din. So lahat-lahat 8,180 pesos. Yan, 8,180 pesos lahat. Yung iyong pari talaga. Dito naman tayo sa phase 1 sa ginagawa ni Jamil. Yung tungkol nga po pala rito sa aluminum kitchen cabinet. Kapag natapos na lang daw po talaga yung ano rito, yung mga pintura. Yung as in, wala na masyadong gagawin. Kasi kapag ikinabit po nila Master Batang yon, babalik po uli sila after po nun. Para diretso na yung mga silicone sealant. Ito na yung mga ginagawa ni Jamil. Sa nagtanong nga po pala kung bakit daw ba pinalitan to yung kulay nito. Hindi po, ganun pa rin po yan, sage green. Yan, sage green pa rin po yan, ayun, nandun sa dulo. Eh, hindi po pinalitan. Meron po tayong sinusunod na plano ng mga color combination dito. Eh, hambo. Wow, ganda na. Jamil, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Ayan na. Ang ganda-ganda na ng ating ayan na. Mga part ng cabinet dito. Yung pintura. Yun. Yan na. Yung oak varnish. Maganda. Quality. Tapos yung ibang pintura po rito, QDE white. Yan, QDE white po yung iba. Yan. Mil, may kailangan ka? Lacquer thinner. Lacquer thinner. Lacquer thinner. Sige. Yan. Ikaw naman ang bahala rito, ha? May tubig ka pa? Ah, sige, sige. And doon naman tayo sa phase 3. Yung kasabay na ginagawa natin dito kahapon. Yan, na-turn over na. Yan, dito po yung banda sa may block 31. Yan, init, oh. Dito naman po tayo sa phase 3. Yan, bali, dalawang tao po yung gumagawa dito ngayon. Up, yeah. Iyan na.
Eh si Tamtam, good morning Tam. Yan o, bali nag-umpisa na silang mag-hukay rito. Yan, hukay. Tapos kapag ka umapaw to, ipapahakot natin. Papahakot natin ulit kagad. Eh si Marvin, Bin, good morning. Good morning. Good morning. Bali yung mga nahukay, para makapag-hukay po para doon sa puting, na kailangan po eh, mabawasan muna to. Ang bawas. Yan, bibigyan ko sila ng ano, sukat dito. Yan, para alam nila kung saan sila maghuhukay dito sa gilid. Tsaka rito sa harapan. Malaki rin yung corner. Yan, meron tayo sinusunod na lot plan dito. Tingnan natin kung masasakop niya to. Itong bahaging katabi ng gutter. Kasi sa bahay naman always may setback. Pero sa iba, sa ibang plano, talagang naano po to. Tinatamaan na po to. Yan, yan, yung part na yan. Ang kadalasan, isang metro yung setback eh. Yan, sa sidewalk lang naman, yung sidewalk. Yan, iwan muna tayo na rito, ng sukat. Okay na po tayo rito. Bali, dito sa ating sinusunod na plano, ito yung magiging sukat niya. So, doon muna tayo magbigay. Doon sa likod. Okay. So, slab extension po tayo. Bali, ano po to? 1.2 ang depth. 1.2 by 1.2 po yan. Yan, according dito sa plano. So, doon pa lang po, meron na po kagad tayo limang poste rito. Isa doon, tapos sa gitna, sa runner, meron tayo po, may column tayo rito, at saka dito may column din. Pagdating po sa kalahati nitong building, yan na isang column din dyan at saka dito. Bali pito. Pitong puting and column ang itatayo po natin dito. Tapos syempre naka-tie beam po siya. So ang magiging sukat po nito, mga karawahos ano to. Check natin dito. Medyo mahangin. Yan, mahangin, mahangin. Yan, masarap yung hangin. Okay, bali 4.5, simula dyan sa ano na yan, sa pader ng toilet and bath. Nandito yung 4.5. Dulon-dulo na nga. Yan, dulo na dulo. Yan, dito. Yan, nandyan po yung sukat na 4.5. Kanina, nasabi ko, bihira nga po talaga na may setback na 1 meter from dito sa ano, sa kalsada. Yan, sidewalk, dikit na po siya. Kagaya ng ginawa rito. Yan, nakadikit na. So, bali, ano yan, tama itong sukat na itong gutter. Sakop po nitong ginagawa natin na unit. Ayan, masasakop niya po yan. Tapos sa harapan naman, ano to, 584. Simula naman po dyan sa meter base. Hanggang dito, 584. So itong kukurbada na to, lahat to ay malalagyan namin ng extension. So mabablock po natin yung ano yan, ng asinta. So ito yung sukat nito ang gagawin natin. So sa plano ng column, ayan, column and puting. Ayan, bali 16mm na parilya gagamitin natin, pati yung sa rebars. Ayan, tapos yung puting niya, yung buhos niya 32cm. Tapos yung gap niya sa beam is 280. Ayan, tapos sa ang taas naman ng puting beam natin is 200. Tapos sa natural ground level niya, dahil magbabalik pa po tayo ng ano diyan, ng lupa, yung mga mauhukay ibabalik po diyan. Natural ground level niya, ayan. Bali ang pinaka ano niya, hukay or yung depth is 1.2. Oh, yeah, 1.2 meter. Yan, malalim po kagaya ng mga ibang ginagawa po natin na naka-slab. Yan. So ito lang po yung ano rito, yung gagawin. Nag-iwan na po tayo ng tansidya, ng bakal. Tapos meron na rin po silang ano dito, metro. Yan, bali madadagdagan po sila dito. Ilang araw po yung lilipas. Yan, pag may mga nabakante na po dun sa kabila. May tubig naman kayo dyan, Tam? Ayan, yan, yan, may tubig. Tama, iwan ko na sa inyo. Iwan ako kayo ng tansi, tsaka pa ako.
Dito naman tayo sa isang project natin sa phase 3. Hindi na ako pumasok sa subdivision, dito na lang. Ayan, may trusses na pinturado na yan. Ang unang ginawa dyan, naka-epoxy primer muna. Tapos yung pinto, yung sa door grill, yan, halos okay na. Bali, ihuhuli namin yung installation ng polycarbonate dito. Tapos doon naman, nakalawit na yung tubo para sa copper tube line ng aircon at saka para doon sa release, yung drain para sa split type, yung indoor unit sa loob. Hintayin na lang po natin sila, sir, dyan. Dapat ngayon yung ngayon yung installation ng aircon, kaso nga lang ha, ipinagpa Biyernes or Sabado niya na lang ata kasi fully loaded din po sila sa mga installation. Tapos ito, meron na tayong nito, yung pinaka ducting nito, yan available na, ikakabit na lang. So pagka na-install yung aircon, may pagpapatuloy na po yung installation ng room division dito tsaka nung cornisa para tuloy-tuloy na. At para may malipatan si Kuya Dindo pagkatapos niya dun sa phase 6, dito naman po siya. Tsaka dun sa phase 1. Yan o, yan na muna ngayon. Tara. Bumalik ulit tayo rito sa Metroville. Yan, maghahatid po tayo rito ng epoxy primer tsaka roller. Yung ginagawa nga pala natin extension dito, syempre may heat insulation din po siya. Yung gagamitin po natin yung mga hard deflex na. Okay, nakita na namin yung septic tank dito. Ay, septic tank ka. Medyo malalim siguro, mga nasa 30 cm. Simula rito sa ground level. Kaya kailangan namin dugtungan ng tubo yan para magkaroon ng clean out dito. Yung ibang nakita kong gawa rito, wala silang clean out, yung kagaya rito. Walang clean out na nakaabang. Mahalaga po yan na may clean out para pag nagpa-siphoning, hindi na po sisinsilin or titibagin pa. Tapos dito, walang opportunity para sa floor drainage. Kasi ang setup ng bahay rito, ganito. Yan, kung maglalagay tayo ng floor drain, lalabas at lalabas din. Dapat sa floor drain, merong pasumano. Ang pasumano, may asintal ang hollow blocks para makokontrol yung tubig. So, wala na siyang floor drain dito. Yan na yung design. Yan, grills lang kasi. Tapos yung grills, syempre hindi pwedeng nakapatong dun sa tiles. Kailangan may allowance, may gap. Yan, meron na tayong dalang epoxy primer. Ayan na. Ayan, process natin. Dito. Dito yung inside gutter. Diyan mapupunta. Tapos dito, meron tayong delivery lunch time. Metal paring, metal studs at saka mga hard deflex. Yan, sabay-sabay na natin na pinadeliver kasi kailangan pong matakluban ng hard deflex din. O kaya tubig dito? Deep well kaya ito? Malinis na, malinis na yung tubig eh. Niinom na nga namin yan eh. May lasa? Nung una, ayun. Sige, kalahat eh. Kalahat yan tayo naman. May arosan. Kaayo pa rin. Lagyan natin ang arang dito. Ayun mga karawas, after break time, ito hapon na naman po. Meron lang po mga nagpapabati. Shoutout kay Aryan Dayag from Dubai, UAE. Yan, God bless po sa inyo dyan. Ingat palagi. Ayan, shoutout na rin kay Sir Ernst L. Deponso. Yan, nagpapa-shoutout siya kay Master Jojo. Sir, God bless po sa inyo dyan. And ingat palagi. Yan, also, shoutout kay J. Walker Fischel. Yan, binabati ko po siya ng happy birthday ngayong April 10. God bless and more birthdays to come pa. Shoutout na rin kay Sir Reynaldo Limpahan. Yan, God bless po sa inyo dyan and ingat po palagi. Meron tanong dito si Sir June Bores. Ayan, yan po yung tanong niya. Actually sir, nangyari na rin po sa amin to. Kaya nga po habang tumatagal yung aming mga renovation dito, nag-i-improve po tayo. Ang una pong ginagawa namin sir sa flooring, lalo na sa mga ganitong unit, tsaka sa mga may second floor, tinutuktok po namin yung flooring. Kung solid, ayan, maganda po installan po ng tiles yan. Kapag medyo may kapak or may katok, wag muna po kayo magpa-install ng tiles. Ang maganda po dyan, ipabakbak nyo po muna. Kasi minsan yung mga finish flooring dito sa mga ganitong klaseng subdivision ay hindi po rough finish.
Bali, nagta-top coat po sila dyan ng smooth finish po. Tapos, syempre, nauso na rin po yung pagpapahid po ng tile grout, tsaka yung pagsasaboy po ng grout bago po tuluyang i-install yung ating tiles. Ayan, sa finishing. So, kung dry pack, meron pa kaming nilalagay na grout para lahat po nung halo ng dry pack ay tumigas po talaga at hindi po umampaw. Ayan, sana Sir Jun Boris, nakatulong po ng konti yung ating sagot sa inyong katanungan. So, hindi po natin nasagot lahat, pero sana nakatulong. Tara mga karawas, magbibigay na po tayo ng update dito sa mga ongoing project natin. Tapos, diretso tayo dun sa Metroville, sa mga nagawa ng tropa ron. Tara! Dito na tayo sa Metroville uli. And, ito yung una kong pinuntahan, tapos diretso tayo sa Phase 6 mamaya. Additional na materialis. Ayan, bali, bago kami matapos ngayong araw, i-move po namin to sa loob mamaya. Ayan, meron tayong mga tubular dito. Ito yung gagamitin natin para sa ano, sa mga window grills. Tapos, nandito na yung mga makakapal natin na caring channel para sa ceiling, metal paring, at saka para sa mga division ng kwarto, yung metal studs. Ayan, puro heavy duty. Ayan na. Wala ng tubig. Sige, mag-iwan tayo ng pambili. Ayan, bali rito, may asinta na. Ayan, naka-asinta na ng hollow blocks to. Ayan, paikot papunta ron. So, napaliwanag ko nga kanina, wala na pong floor drain to. Unlike doon sa mga, hindi kagaya doon sa mga ginagawa namin sa lumina yun, nalalagyan namin. Tapos ito, naka-top na po to. Ayan, naka-top na yan. Doon sa septic tank natin. Ayan, may septic tank dito, banda sa gitna ng ating bintana. So ayan, dito banda. So kailangan natin maglagay po ng PVC dyan. Tapos yung finish lang, pag naka-ties na, meron pang clean out. Ayan, faucet isa. Ayan, PPR pipe yung ginamit. Ayan, nakadugtong na po siya dyan. Ayan, popluringan na lang to, babakalan, gravel bedding. Pag okay na, bubuhusan. Kanina medyo madilim dito sa likod, ngayon madilim na. Kanina pala maliwanag, yung ngayon madilim-dilim na. Ayan, may insulation na rin gamit tong Hardiflex. Madilim na siya uli. Tapos yung kisame nito, maaangat na natin. Bababa kasi yung kisame nito eh. Maaangat na po natin siya. Nakita na po natin yung extension dito. Tapos dito naman, ayan yung ating dalawang downspout. Ayan, dalawang ano po yan, dalawang tetres na elbow. Yan yung ginawa natin dyan. Tapos inside gutter natin, makapal. Ayan, makapal po to. Kulang-kulang 30 cm po yan. Hindi kagaya ng ginagawa natin sa lumina, nasa ano lang yan, mga nasa 15. Yan, 20 mahigit yan. Yan, mga hard deflex, dumating na rin po. Ayan, dumating na rin para sa partition. Ayan na, 4, 5, 6, 8, 10. Ayan na. Ayan, si Kuya Boy, sinsil. Ayan, nagsisinsil siya rito para mapag-connecta yung mga additional na ano pa, na mga outlet dito. Tapos yung sa aircon, na-move na po ni Kuya Boy. Ayan na, aircon outlet to. Hindi muna namin ito mabubutasan muna. Tapos sa bubong update dito, ayan, nagpa-flashing na po sila. Ayan, flashing. Gutter. Yung ano nga po pala natin, yung mga flashing dito, may mga sadyang sukat na yan para sa bend. Ayan na. Tapos dito bagsak ng tubig lahat. Okay, ito yung mga pailaw rito. Meron tayong isang center light sa master's bedroom, tapos apat na pin light. Yung paiikutan yung isang master's bedroom. Dito may workstation. Yeah, kaya medyo bahagyang malaki-laki pa yung kwarto rito, kaya meron pa tayong linya dyan para sa track light. Tapos dito sa pagitan po ng dalawang pinto, yeah, meron tayo sa hallway isang ilaw. Tapos pag-akit ng hardan, meron pang isa. Tapos ito naman yung ating three-way. So ito naman po yung sa pendant light. Yung iilaw po rito. Yung division nito hanggang dito.
Yan, sagad ang ganyan. Tapos sa kabilang kwarto, dito sa may tapat ng kalsada, tatlong pailaw po yan. Yan, tatlong ilaw. Ito yung update natin sa dito sa Metroville. Yung ginagawa natin dito. Yan, bahagyang mabilis kasi nagdagdag tayo ng tao rito. Yan, para masaraduhan ito. Gaya nito, sarado na. Pwede na tayong mag-schedule dito, tibag. Pwede na pong tibagin yan. Hanggang dito lang, may mga sukat na rito. May guhit na. Para sa bar counter. Tapos dito naman, babakalan ni Ricky to. Yan, babakalan tapos buhusan. Ayan, tinatansihan na. Ayan, halos ganyan na ganyan po kasi pare-pareha lang naman yung design ng ating ano rito, ng unahan. Yan, nasa sa inyo na lang kung saan nyo ilalagay yung cake yung dito or doon sa kabila or sa gitna. Pwede naman. So, ito yung update natin dito sa Metroville after natin dito sa Phase 6 naman tayo. Kasya kaya yung grabber, Rick? Ano, sa tingin? Kurang-kulang, no? Bukas na yata buhos yan. Bakalan mo na lang para makapagpa-deliver tayo. Kahit ako na lang, pagdating ko bukas, may sako na. Mga ilan sako kaya? May isa na niyan, tapos mga siguro tatlo, pwede. Kasama na kayo sa lababo, sa tansya mo. Mga limahin na natin. Okay, lima. Limang sako na ang graba. Yan, bali, bukas pagpasok natin ng umaga, dadala tayo ng graba rito. Gamit ang owner. Let's go. Tara. Okay mga karos, nandito na tayo sa Phase 6. Yan, magbibigay natin tayo ng final update dito. Ayan na, shoutout nga po pala kay Ma'am Kisa at kay Sir Mark na may unit din dito sa Phase 6. Bali, Athena rin yung unit nila, nakagayang-kagaya rito sa third project natin. Ayan, sana matuloy tayo, sana mapagkasunduan. Ayan, bali, nagpa-ocular po sila kanina. Ayan, shoutout po, ingat pag-uwi. Okay, update. Update tayo, bali dito, tiling. Yan, sa makikita nyo, ayan nga, sarado na po yan. Ayan, tiling tayo rito. Ayan, bali kanina, bago mag-uwian, naka-uwi na nga po pala yung ibang tropa. Ayan, kinakargan na lang pala nila Master Jojo, Kuya Dindo, yung scaffolding. Ayan, bali, bago mag-uwian, ito yung magiging pattern po para rito sa fence area. Ayan, inayos na ni Kuya Richard para makita natin. Tapos dito, yun yung tiles. Medyo madilim pa, no? Kasi nga yung kisame, wala pa. Tsaka dito, lalo na rito, madilim. Pero halos buo na po yan. Yung niche na lang. Tapos sa plastering, para masukatan po ng sliding. Then, kisame. Pwede na mag-proceed sa kisame. And dito pag makaluwag-luwag sila bilog at si Adonis, yung gate naman dito. Okay, dito naman halos sa paganda na ng paganda rin to. Dahil palinis na ng palinis. Yan, bali, pwede na ikabit yung polycarbonate dito. Tapos yung ilaw dyan na drop light. Yung ganitong klaseng ilaw. Yan ang gagamitin po natin dyan. Yan, CCTV oh. Bali, dun pala sa isang corner may CCTV rin. Yan, ilaw. Yan, may ilaw tayo rito. Yan. Dito rin. Bali, hindi na nga po napunta sa gitna yung mga pailaw dito. Kasi hindi na po nabago yung ano, yung kisame. So ganyan na po talaga siya. Yan. Yan, ilaw rin dito. Yan. Warm light. Yan dito yung mga barrel bolt. Leto na. Dalawa. Sa pinto, dalawa. Taas, baba. Ayan, sa toilet and bath. Yan, halos tapos na yan. Tapos dito yung isang ilaw. Ayan, oh. Ito, second floor, halos patapos na rin ito. Ayan, meron tayo isang ilaw rito. Ayan. Ilaw din, pero parang hindi masyadong maliwanag yung ilaw rito. Ayan, pwede naman yung palitan ng bumbilya sa susunod. Tapos dito. Ayan. Tricolor. Ito rin, tricolor. Yan.
Okay. Yan lang po muna yung update natin. Ngayon yung araw ng Miyerkules. Ayan, bali day pala tayo. Bali day. Okay na. Tara. Bukas ulit.